Magandang hapon po sa inyong lahat muli. Ako po si Cheche Lazaro. Sa ngalan ng AWARE o Alliance of Women for Action Towards Reform, kami ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aming pagtitipon ngayong hapon para sa launch ng Let Women Lead Movement. Para formal nating simulan ang ating programa, sabay-sabay po nating awitin ang lupang hinirang. Tumayo po tayong lahat, ilagay ang kanang kamay sa ating dibdib at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Payang mag-iliw, prelasan silangalan, alam ng puso sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang tanang mag-iting, sa manlulupi, di ka pasisigil, sa dagat at bundok, sa siway at sa langit mong bughaw, may bilat ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidiling, lupa ng araw ng walhatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na ba't may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Pakinggan naman natin ngayon ang invocation mula kay Father Jet Villarin, ang chairman ng Sinerhiya Foundation. Father Jet. Let us pray. Eternal God of life, God of love, gather us today to renew our strength and our resolve. You assured us that if we only had faith the size of a mustard seed, we could move mountains. We have long languished in this valley of sorrow, shut out from the light. Dreadful mountains surround us. Evil gloats over its false monuments and stolen wealth and hired armies. We should be afraid, but we are not. We are small and a mere handful now. We should cower, but we do not. We only have the mite, the small coins of a widow. We should hide. But here we stand, out in the open, defiant. We take your words to heart, O Lord. Mustard seeds do grow to a surprising strength and fullness. They grow through the night. They can and they will move these dreadful mountains aside. Give us just enough faith, the size of a mustard seed. And we know that what is impossible to us will be possible because of you. We remember the angels' glad tidings to Mary, the barrenness of Elizabeth, the women who never left you to suffer alone in Calvary. We remember the women who came to anoint you at the break of light in the aftermath of the cross, only to be told before everyone else that you are risen. Pondering all these in our hearts, we know that our faith will never be in vain. When we pray the Magnificat of Mary, we can hear her voice breaking the silence, the faith in her words, moving mountains aside. In solidarity with you and your people, we make her voice our own today. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. For the mighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercies for those who fear him from generation to generation. He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts.
He has brought down the powerful from their thrones and lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things and the rich away and sent the rich away empty. Eternal God of life, God of love, let our voice and Magnificat resound. As once you moved mountains through Mary's faith, so through us, lift up the lowly, fill the hungry, scatter the proud, and bring down the powerful from their thrones. We should be afraid, but we are not. We should hide, but we do not. We could pull back. Instead, with you, we push forth to move mountains, holding on to you, proclaiming, behold, behold the servants of the Lord. Be it done to us according to your word. Bless us, we ask you. Bless us in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Kasama po natin ngayon ang isa sa mga miyembro ng AWARE, si Mel Capistrano Alonso. Mel? Magandang hapon po mga kababayan. Si Mel Alonso po sa ngalan ng AWARE, Alliance of Women for Action Towards Reform. Bumabati po kami ng taus-puso at nagpapasalamat sa inyo sa pagsama ninyo sa amin sa paglulunsad ng bago naming kampanya, Let Women Lead. Nagpapasalamat din po kami kay Dr. Nene Guevara at sa buong sinerhiya sa kanilang malaking tulong sa aming paglulunsad sa araw na ito. Kaunti pong kwento tungkol sa AWARE. Itinatag po ito noong 1983 matapos paslangin si Ninoy Aquino. Anim na babae na hindi na matanggap ang karahasan at kasamaan ng diktaturya ni Marcos ang nag-usap at nagkasundo na magtayo ng isang bagong samahan ng kababaihan. Nag-anyaya sila ng iba tulad ko na may kaparis na damdamin. Nakibaka sila buhat noon sa mga protesta sa kalye. Nakisigaw sila, tama na! Sobra na. Tear gas, inulan, pinagbabato habang nagmamartsa sa lansangan. Hindi sila sumuko. Noong sumunod na taon, 1984, inorganisa ng AWARE ang matagumpay na Women's March at dito nga sila nakilala ng madla. Ang hangarin ng AWARE ay gisingin ang mga kababaihan ng Pilipinas. Sa katotohanan, na sila ay may malaking maiaambag sa pagsulong at pag-unlad ng Pilipinas dahil sa kanilang talino, pagkalinga, lakas at tapang. Ito ang layunin namin noon hanggang ngayon. 38 taon na ang nakalilipas. Maririnig niyo po kay Winnie Monsod, isa sa 6 na babaeng nagtayo ng AWARE. Kung bakit niya binuo ang Let Women Lead, hango sa prinsipyo ng Power of 9, upang makapagbigay tulong sa mga babaeng tatakbo sa mga halalan. Let Women Lead ay isa pong pangmalawakang ambagan ng mga Pilipino, mahirap man o mayaman. Mabilis na kumilos ang AWARE matapos naming ibigay ang buong-buong suporta sa Let Women Lead. Ibig naming tiyakin na magtatagumpay ang paglilikom ng kontribusyon galing sa mga kapwa Pilipino na walang duda o gusot. Nag-anyaya din kami ng mga mas nakababatang kababaihan na hindi pa miyembro ng AWARE na handang tumulong sa aming pagsabak na ito. Hindi na sa lansangan, kundi sa internet, sa social media. At sa kanilang mga kamay, sana nais naming isalin ang kinabukasan ng AWARE. Sino ang makapagsasabi
nasasabak na naman kami sa malawakang pagpili ng Pangulo ng Pilipinas. Nung kauna-unahan naming pagsali sa ganitong halalan, lubhang batang-bata pa kami. Ngayon, lola na po. Subalit nandirito pa rin kami, tumitindig, lumalaban. Lubos ang tuwa ng aware nung nagdeklara si VP Leni na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa halalan 2022. Handa kami. Handa kaming tumaya ulit sa halalang ito. At tatapusin ko po ang aking pananalita sa pag-ulit ng panata na binitawan ni VP Leni noong October 7. Aniya, ibubuhos ko ng buong buo ang aking lakas. Hindi lang hanggang halalan, kundi hanggang sa natitirang araw ko para ipaglaban ang Pilipinas ng ating mga panaginip. Kasama po ninyo kami, VP Leni, dahil sang-ayon na sang-ayon kami sa inyong paniwala na ang nagmamahal dapat ipaglaban ang minamahal hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Magandang hapon po muli at umaasa po ang aware na kayo ay kasama namin sa Let Women Lead. Puro ang nagtatanong, kung paano nga ba nagsimula ang Let Women Lead? It actually just started in the last week of September. At para malaman natin ang kwento sa likod nito, narito ang aking panayam kay Winnie Monson. Ano yung nag-motivate sa'yo na isulat yung series of articles mo tungkol sa kababaihan sa politics? Unang-una kasi, nakabasa ako ng isang saliksik ng two economists who studied the performance of all the countries under COVID. They found out that women-led countries performed much better than male-led countries. That's what got me going. Then I started looking at other studies, you know, and it came out talagang women are underrepresented sa ating mga lipunan, and that the underrepresentation costs the countries so much because ibang-iba ang priorities ng women sa priorities ng men. Hindi ko naman sinasabi na aalisin ang kalalakihan. Sinasabi ko lang to even up the odds. Kasi we are 50% of the Filipino population. And in 2019, only 20% of the candidates were women. Na ano ba ang nag-i-impede sa women na pumasok sa politics? And the first was money. So I said, well, then we've got to get money for the right women in politics. Because if we get the right women in politics and finance them, you know, we are going to have a better government. Ano ba mga katangian ng kababaihan that make them stand out, na naiiba sila? Ayon sa saliksik, number one, ang empathy nila. Ang malasakit nila, their compassion, their empathy. Women, ang priority nila, health, education, human development. Ang household headed by women, they do investment, they do community service. So we say, if that is the case, let's put women in leadership positions para ang kanilang perspective ba, mapapasok sa ating mga legislation. Ano ang mga pamantayan na gagamitin nyo sa pagpili kung sino ang bibigyan nyo ng pili? Eh, syempre, number one is competence. Okay? Qualified sila. Number two, is hindi sila corrupt. May integridad sila. Number three, I really think that ang problema natin sa Pilipinas ngayon ay yung mga dinastiya natin. Talagang ang hirap-hirap pasukin ang politika kasi ang mga pamilya andyan na eh. But we did it in 2019, you know. The Estradas were thrown out of office. I don't know how many people were thrown out of office. Ang gusto natin mangyari is ituloy yan. So that everybody has a chance to be a leader. That is democratizing politics.
There are women who are going to be candidates. Pero siguro mayaman na sila. Hindi na nila kailangan ng contribution natin. Pero yung mga women that's coming from the poor who want to help or who are impeded by lack of funds, tutulungan natin sila. Hindi natin matutulong na lahat-lahat. Pwede ba mag-donate ng 5 piso, 10 piso, 20 pesos? That is what I want. I want it to be funded by everybody so that yung mga kandidato na pinili natin, na-elect, ang kanilang utang na loob is sa buong Pilipinas, hindi sa isang grupo lang. Ang mga Pilipino ang magbibigay sa mga politiko. Isn't that beautiful? Pwede bang mag-contribute ang isang tao at sabihin, ito ay para sa para sa candidate X? Pwede ba yon? If you want to really just give it to a particular candidate, just give it to him or her. Don't pass it through us. Because it becomes a large fund. So you have to be responsible for that or else you're in trouble with the government. Right? Okay, so general fund. So it's a general fund. But you will see in the website what the decisions are. And if you don't like it, you write to the website and you say, I don't like what you're doing. This let women lead, this crowdfunding together with the power of nine. This is the people's fund. So they can say, you know naman, mali ang inyong patakaran, etc. And then titignan natin ang sulat, didiscussin ng mga whoever is in charge. And then if they agree with you, they would change the patakaran. If they don't agree with you, they'll tell you, I'm sorry, we cannot do this. It's just like that. Sabi mo kanina, nagulat ka sa reaksyon ng mga tao na nakabasa nung iyong column. Bakit ka nagulat? I got Saturday morning at 5:40 in the morning, already a letter. I mean, email from somebody, you know, I tried to deposit in this account. So early in the morning, there were people already saying, nag-deposito na kami, hindi na-accept. Diyos ko, talagang gulat. And nagulat ako because in 4 days, abay, naka-raise na tayo ng more than 1 million pesos. You know, so we want this to spread to the little ones. Hindi sila ang little ones, hindi nakaka- contribute kasi yung GCash hindi pa natatapos. That's why we have now this website. This website will provide the means for the little people. If we do this right, we will change the style of Filipino political financing. And how does that make you feel? And that makes me feel good because if you don't have anybody that you have to pay or whatever, you don't steal from the Filipino people. Wala silang utang na loob na parang, you know, pa they treat the politicians like kings. No, tayo ang mga hari because we are the ones who voted for you. You are servants of the people. I want women to be there, not beholden to any padron or any business corporation who are telling them what to do. But these women will be there and they will answer to the Filipino people because we, the Filipino people, were the ones that financed them. That's it. That's the ideal. Gaya ng sinabi ni Winnie, meron tayong bagong website na ilulunsad ngayong araw na ito. At kung curious kayo kung paano ba gamitin ang website, panoorin natin itong virtual tour ng website ng Let Women Lead. Para sa mga gustong tumulong at mag-donate sa Let Women Lead, pumunta lang sa letwomenlead.org. Makikita sa front page ang Donate Now button. I-click yung button para makarating sa donate page. Sa donate page, ilagay ang halaga na gusto mong i-donate, ang iyong pangalan at email address, tapos i-click ang send button para makapunta sa payment gateway. Sa payment gateway, papiliin ka kung gusto mong mag-donate sa pamamagitan ng credit card, mula sa bank account mo, or mula sa e-wallet mo. Tinatanggap namin ang mga sumusunod na bangko, credit cards at e-wallets.
Kapag na-fill up mo na lahat ng hinihingi impormasyon, i-click ang donate button para kumpletuhin ang donasyon. Huwag mag-alala, ang lahat ng impormasyon na ibabahagi mo sa website na ito ay pribado at ligtas. Nakalagay sa Let Women Lead website kung bakit importante ang kababaihan sa pamahalaan at nakasulat rin dito ang aming criteria sa pagpili ng mga babaeng kandidato na ating susuportahan. Aasahan namin ang iyong donasyon ha! Maraming salamat po! O comments o suggestions para ikabubuti ng aming website, pwede niyong isend ang mga tanong o mga suggestions na ito sa chat box para pwede nating basahin mamaya sa question and answer portion natin. At ngayon naman, nais kong ibahagi sa inyo na bukod sa aking interview kay Winnie, no, pinag-usapan namin kung paano nag-umpisa itong Let Women Lead. Nakausap din namin ang ilan sa ating mga kababayan tungkol sa kanilang pananaw sa Let Women Lead. Panoorin natin ito. Sa inyong karanasan, ano po ang nakikita niyong pinakamalaking mga problema na dapat tugunan ng ating gobyerno? Sa kasalukuyan po, no doubt it is a pandemic. I'm also a doctor and I see the need of this, no? Na matugunan ang pandemya, ang COVID, ang health issues related to this, kung paano makabangon, vaccination, etc. Ang alleviation ng poverty sa aming mga kasamahan namin dito sa Marawi and anywhere else in the Philippines. Poverty, I think, is a perennial problem. Kami po sa Departamento ng Edukasyon. One is yung pag-deliver po ngayon ng education in the new normal. Especially during this time of pandemic, we really have a hard time in the delivery of basic education, especially po sa mga bata po ngayon. Naniniwala po kasi ako that education is the bridge po to gap the rich and the poor. Isa sa mga problema ng ating lipunan is yung labeling of roles in society. Because in my generation, we grew up in a society where high positions are being dominated by men, and women are labeled as mostly as the support system of who is on top. Ano po ang mga katangian na hinahanap niyo sa isang leader? One leader should have a credible integrity. Yung naninindigan po sa kanyang sinusulong at saka kung ano yung nararapat sa kanyang kapwa-tao, yung po yung maski nag-iisa na lang siya, eh basta nasa katarungan ko, he would rather stay alone and stand for what he think or she thinks is right. Nung kasagsagan po ng siege dito sa Marawi, kung wala pong malasakit sa kasamahan namin, ko Muslim namin, natulungan sila na umahon, a leader might just stay inside the comfort of her home instead of really helping out, no, yung mga kasama namin na lumalabas ka maski gabi na, nagda-drive ka sa daan maski na may naririnig kang putukan. So that's malasakit for me. Ang mga katangian ng aking ideal na leader is someone who is, of course, who is honest. Next is someone who is compassionate, someone who knows how to listen to the people on the ground. Kailangan po mahusay at matino, no? Hindi lang yung may alam. Kailangan it comes with the integrity. Kailangan may accountability. Kailangan may discipline. Decente. Kailangan meron din experience, no, sa pamumuno. Dapat tanggaling po dito sa puso. So if we do our duties and responsibilities as frontliners of education, pag lahat po ng ginagawa namin ay galing sa puso, with attitude po, the rest will follow. It's very important to get engaged with different women. Ang sa akin po ay pag nagkakasama-sama lahat ng mga empowered women now to help our country upang maisulong yung for the betterment and welfare of everybody. Yung mga women po natin has the capacity to lead. I was raised both by my parents, pero mas malapit po ako sa mama ko
and whoever I am now, mas grabe yung influence niya sa akin. And now that I am a principal, yung supervisors ko po, my colleagues, my mentors, majority of them are women. So I think women are really capable of leading. The women who are ahead of me, they have fought so much to help us have the confidence to voice out. Naniniwala po ako na kailangan bigyan ng pagkakataon yung mga kababaihan na may kakayahan at yung nabanggit ko nga, matino at mahusay. Hindi dapat maging hadlang yung pagiging babae o yung pagiging walang pera para mag-lead sa ating bansa. At sa mga comments na yon, alam mo, hindi magiging posible ang launch na ito kung hindi dahil sa tulong ng sinerhiya. Pakinggan natin si Dr. Nene Guevara, ang presidente ng Sinerhiya Foundation. Dr. Guevara. Isinusulong po ng Sinerhiya Foundation ang pantay-pantay na pagkakataon sa lahat ng kasarian, babae, lalaki o third gender. Itinuturo po namin sa mga magulang at mga mag-aaral na lahat ay pantay-pantay at walang dapat makalamang. Dapat po nating palawakin ang paggalang sa bawat isa, bata, matanda, mayaman o mahirap, dahil lahat ay may katangi-tanging kontribusyon sa pag-unlad ng ating bansa. Buong puso pong tumutulong ang Sinerhiya Foundation sa paglunsad ng mga proyekto gaya ng Let Women Lead na magbibigay ng pagkakataon sa mga taong matino, mahusay at magaling na magsilbi sa ating pamahalaan. Naway maging landas ito na makapili tayo ng mga leader na karapat-dapat sa ating tiwala at magbibigay ng magandang kinabukasan sa ating mag-aaral. Maraming salamat, Dr. Guevara. Ngayon naman ay bukas ang ating session ngayon sa question and answers. Kung meron kayong mga katanungan, please raise your hand and use the hand raise button or enter your questions into our chat box. Ang unang tanong na nandito ay, ano daw ang ibig sabihin ng power of nine? Pwede ba natin sagutin yan, Winnie? Ano ba ang ibig sabihin ng power of nine? Alam niyo, ang original idea ng power of nine is para mas mabilis. Can you hear me? Yes. Yes. Para mas mabilis ang mag-raise ng fondo. Ganito yan. One person will ask 8 other people to join her. So 9 na sila in fundraising. Everybody contributing a certain amount each month. Halimbawa, 20 pesos isang buwan, all right, para sa mga kandidato. But each of these 9 other people will ask 9 other people to join and do the same thing. And those 9 other people will ask another 9. So ang ayan tawag dyan eh, exponential recruitment strategy. So mabilis talaga lumawak. Pero huwag kayong mag-alala. You will only be dealing with 9 people at one time. But you know, Let Women Lead is not a one-time, big-time thing. It is a permanent concern. Our idea is to eventually transform the face of Philippine politics by getting more good women involved. And then to change the way campaigns are being financed. We want our candidates to be beholden to the people, not their padrones or some business corporation or another. Therefore, we need permanent infrastructure. And that is the groups of 9 that are on the ground that have been formed. That is what we call social capital, networks, infrastructure. If you will, those groups of 9 will remain, and to make sure that they are ready, looking for women, getting involved in politics, raising funds, whatever is needed to attain our objectives. Kasi alam nyo, meron tayong elections in December 2022. It's not just the May 2022 elections. And these are the barangay elections. And we want more women
in those barangays. We want to be able to run the barangays. And after the barangays, the municipios, after the municipios, the province, the provinces, etc. Ambitious ba ito? Of course it is. But remember, kung anong sinabi ni Father Jet sa umpisa natin, it starts with a tiny mustard seed of faith. And with that faith, and with God with us, that power of nine is going to move mountains, destroy mountains. We will overcome. Thank you. Maraming salamat, Winnie. Ang ganda naman nung sinali mo pa yung sinabi ni Father Jet na it starts with a mustard seed. Yeah. At sana palaguin yung mustard seed na yan hanggang makabuwag nga ng mga mountains and all of the hills that surround us. Okay. Pwede ko pong tagasugin lang. So, yes. Oh, sige, Nene. Kung baga po, ako, magbibigay po ako ng 100 piso. Tapos, kukuha po ako ng 10 kaibigan na magbibigay din. Kung kaibigan, magbibigay ng 10 piso, yung pangalawa. Pero bawat kaibigan ko po, kukuha ng 10. So, palaki po ng palaki. Diba? So, lahat po tayong magbibigay, kukuha po tayo ng 10 na magbibigay ng donasyon sa Let Women Lead. So, sabi ni Ma'am Winnie, pagpapatuloy natin ito, hindi lamang ngayon, maka po sa barangay para mas maraming babaeng maging barangay captain. So, lahat po tayo, siyam-siyam. Diba? Maganda po yung siyam. Okay. Ah, maganda nga yan, Dr. Guevara, siyam-siyam. Pwede natin tawagin ang siyam-siyam campaign. Siyam-siyam. Siyam-siyam campaign. Maganda yon. Okay. So, buksan natin ang ating floor sa iba't ibang katanungan. Meron bang mga questions out there that we can field? Ang susunod po nating katanungan, ma'am. Sino na po ang napili ninyong tutulungan ng Let Women Lead? Okay. Mari bang sagutin ito ni Mel? Andiyan ba si Mel? Salamat sa tanong ninyo. At para ho sa halalan na 2022, batay po sa sinabi ho ni Winnie kanina, meron kaming batayan or criteria para sa aming susuportahan. At ito nga po ay tinulungan ng AWARE ng 3 kababaihan na aming inimbita, kilala at respetado sa kanilang mga larangan para bigyan kami ng ibang perspektiba. At ang desisyon po ng committee na inapprove ng buong AWARE ay ang susuportahan ng Let Women Lead sa halalang ito ay si VP Lenny Robredo para sa pagkapangulo at 20 tumatakbong senadora, si Senator Risa Ontiveros at si Senator Leila De Lima. Sila po ang tutulungan ng Let Women Lead sa kanilang mga aktibidades para nang sa ganon sila ay magtagumpay sa halalan 2022. Salamat, Mel. Salamat sa sagot. Pero ayan lang ba? Hindi ba pipili tayo ng iba depending on how much money we get? We this is an evolving thing. Well, we only know on November 15 who are the candidates, and so we are going to choose some more. If we have tama, Winnie, tama. Pero sa ngayon pa lang, sa ngayon, ang nadidesisyonan pa lamang ay itong 3 aking nabanggit. Okay. But hindi nga natin sinasabi na hanggang dyan na lang yan. Okay. Next question, meron ba mga ibang katanungan? Opo, Ms. Cheche. Meron tanong dito, bakit hindi na lamang daw ibigay ang lahat ng tulong kay VP Lenny? Hindi ba dapat siguraduhin natin siya ang manunalo? Okay, magandang tanong yan. Winnie, gusto mo bang sagutin yan? O sino bang magsasagutin? But that is a very short-sighted view. If Lenny wins, she will need all the help she can get from the politicians, and if the politicians don't, you know, are not willing to help her, or if she does not have these women to help her, she's not going to be able to do so much. So it's got to be Lenny with as much help from good women leaders as we can get. Okay. Salamat, Winnie. Meron pa isang katanungan dyan, di ba? Opo, ma'am. Ang susunod pong tanong, paano
Paano ibibigay ang tulong sa mga kandidatong napili ninyo? May pera na bang lumabas galing sa mga donasyon na inyong natanggap? Okay, Nars, gusto mo masagutin to? Magandang hapon sa inyong lahat. Mayong hapon sa mga kasimanwa ko halin sa Western Visayas. Nakita ko mga ngalan nyo da. Yung tanong, may lumabas na ba na pera? Gusto ko lang isabi ngayon na yung pondo na nasa bangko ay about 3 million. The fundraising started September 20. Wala pang lumalabas. Pero ang aming balak, yung mga campaign activities ng tatlong female candidates na nabanggit ni Mel kanina, ay tutulungan namin yung mga production ng campaign materials, yung mga radio ads, yung mga tarpaulins, at kung ano pang mga kailangan para mapalawak yung kanilang visibility sa campaign period. Okay, salamat Nar sa sagot na yon. Susunod na tanong. Opo, Ma'am Cheche. Meron pong questions dito ukol sa paano mag-donate, no? Una po, marami kaming kamag-anak sa Middle East. Pwede ba silang mag-donate dito sa inyong payment gateway at paano? Pangalawa po, Ma'am, paano kung wala kaming email address? Maaari ba kaming mag-donate? Thank you. Okay. Nars, pwede ko bang paring yung question na yan sa'yo para sagutin? Noon sa virtual tour kanina ng payment gateway, pinakita doon na kung may credit card yung mga overseas Filipinos, pwede sila mag-donate through credit card. They just press how many pesos they want to donate, tapos automatically i-convert yan from dinar or kung ano mang foreign currency or euro, kino-convert yan into pesos at pumapasok na immediately doon sa payment gateway. So kahit anong currency na popular, US dollars, euros, Middle East currencies, automatically kino-convert yan into pesos at pwedeng pumasok doon sa payment gateway. Ngayon naman, yung email, kailangan yung email kasi automatically makatatanggap kayo ng resibo. After you successfully donate, immediately in your email, you will have an acknowledgement receipt. Pero sabi nga, doon kanina, lahat ng impormasyon na ito, pribado at ligtas. Hindi namin i-share yan kung kanino-nino, kung sino-sino lang. Now, kung wala kayong email address at saka cellphone lang, aralan pa namin kung paanong gagawin yan, no? Kasi medyo challenging. Alam namin na marami tayong mga kababayan, lalo na sa mga far-flung areas na wala talagang internet, walang email. So we are studying that and we will announce it in our Facebook page. Okay. Galing naman sa ating chat box, meron ba mga katanungan? Or is anybody raising their hand? Ma'am, ako lang. Meron pong dalawang napaka-relevant. O, sige nga, please. Paano daw po ba magiging accountable ang Let Women Lead sa lahat ng donasyon na pumasok at paggastos nito? At pangalawa po, ang sabi pa nila, yung po bang executive committee rin ang magkakaroon ng desisyon kung sino pa ang susuportahan ng Let Women Lead bukod dun sa tatlo? Dalawa pong tanong yon. Okay, yung unang tanong is accountability po. Accountability ng Let Women Lead. Sinong gustong sumagot nito? Marielle or Ching, are you here? Trisha or Ian? Salamat sa tanong. Magandang hapon sa inyong lahat. Yung punto doon sa accountability, walang lalabas ng pera galing sa Let Women Lead na aware account na walang unang example. Meron akong gustong i-order ng tarpaulin. Kailangan ko magbigay ng parang 2,000 tarpaulin, ito yung bayad. So yung bayad na yun, pupunta doon sa supplier. Hindi kami mag-entertain ng supplier
na hindi VAT registered at may official receipt. Yun ang patakaran kung paano gagastusin yung gagamitin yung donation at tapos accountability sa nagdo-donate. Klaro-klaro, may paper trail yun eh. Or halimbawa kung di tarpaulin, kung mas basta kung ano yung radio program, radio station, lahat yun may paper trail na hihingi tapos magbabalik ng OR. May resibo lahat. Yes. Pwede magdala. Isang araw dinidiscuss ng aware yan kung ano how we can be accountable to our donors. Unang-una, nagpapasalamat kami lahat sa inyo, sa inyong donations. Your donations are safe with us, we assure you. We will report every 2 weeks once we have started to disburse the money. We will report in our Facebook page and also in our website an update on where the money and how the money was spent. And we will give you a full report. So we will alert you when to check the Facebook page where the report will be. Ilan na ang lumabas? Saan ginastos? Ganon. Anong mga campaign activities ang tinulungan? Okay. Siguro, NARS? Yes. NARS, siguro dapat din nating banggitin na isa sa unang ginawa ng AWARE ay ang kumausap sa mga kinikilalang auditors para sila ay mag-audit ng ating accounts. Diba, NARS? Yes, opo. Yung first week pa lang ng fundraising, kinausap ko na yung Pricewaterhouse at sumang-ayon naman sila to give their services as part of their CSR. Hindi tayo magbabayad ng malaki kasi kailangan independent audit. So meron bayad pero it's part of their corporate social responsibility. But it will be an independent audit by a reputable auditing firm. In other words, sabihin mo sa dun sa nagtatanong, wala pa kaming pera, may auditor na kami. May 3 million na kayo, ma'am. Ngayon, papasok yun sa book of accounts nyo. Yeah, that's already pero, being audited. Pero gusto kong ipaalam na dun sa pera na nakalap na ngayon, wala pang nadi-disburse. Not a single centavo has been disbursed. So okay. Sa pangalawang katanungan, tinatanong ni Nene kung yung committee ba na nagdidesisyon kung sino ang bibigyan ng pera, sila rin ba ang magdi-disperse ng pera? Tama ba, Nene, ang basa ko doon? Kasi po sabi ni Ma'am Winnie, tatanggap po kayo ng ibang kandidato. Susuriin niyo pa sila. So tinatanong po, yung po bang nagsuri kay VP Lenny tsaka sa dalawang senadora, sila din po ba yung pipili? Ah, yes. Eh. Oo. There's a committee formed for that purpose. Alam mo, hindi namin pinagsali-sali lahat ng mga miyembro ng AWARE. Kanya-kanyang trabaho. Yung mga nag-umpisa nitong ideyang ito, si Winnie, hindi siya kasali doon sa committee na magde-decide. Ibang tumatao doon sa committee na mag-meeting para desisyonan kung sino ang bibigyan ng tulong. Meron ka pang idadagdag, Mel o NARS or Mariel or Ching? May marami pa pong tanong, guys. Teka muna, nasagot pa natin yun? Nasagot po ninyo. O, sige po. So, ano pa yung tanong sa chat? Ma'am Cheche. Hi. Hello. If you are helping women candidates, can these candidates write to AWARE and you will have to check them out? Pwede ba silang sumulat sa AWARE? AWARE para po. Ng tulong. Welcome. At susuriin din. Of course. Oh, dadaan sa pagsuri. May I add, excuse me, right now the decision of the committee is to fund female candidates sa national level. Yung nagtatanong, are you saying local level, mayors and
on that level? Kahit po siguro anong level, tinatanong lang nila kung pwede silang sumulat sa inyo para hindi ng tulong. Yes. Bakit hindi? Of course. So ang isa pa pong napakahalagang tanong kay Ma'am Winnie, bakit daw po mukha kayong hindi inclusive? Bakit babae lang? Kawawa naman yung mga lalaki. Pinabayaan nyo na. Diyos ko po, hindi nyo ba narinig kanina sa halalan ng 2019, 20% lang ang mga kandidatong babae. Ngayon gusto kong magpata sila. You know, ngayon walang gender equity. Talagang, you know, the men have it all over the women. So what we're trying to do is get the women up on the same level as the men, and then after that, maybe we will talk about, you know, male candidates. But we are trying to restore gender equity in politics in the Philippines. Okay, may isang tanong dito na pumasok dito sa launch web chat group. Sinasabi na, who decides who are the women who will receive assistance from Let Women Lead? Nasagot na kanina na merong isang komite na binuo ang AWARE kasama mga AWARE women at tatlong independent women na inimbita para sa komite para magdesisyon tungkol sa sino, kung sino ang tutulungan ng Let Women Lead Fund. Ito pa po yung isang tanong sa chat box. Hindi po ba ang campaign ay February 22, 2022 pa magsisimula? Hindi po ba violative sa batas na mag-donate na kami bago magsimula yung election campaign? Can I answer that? Yes, Winnie. Oo. Alam nyo, meron loophole ang batas natin. Na ngayon, up to February 22 na campaign period, walang official candidate. In other words, all the candidates that we see filing their certificates of candidacy, they are not official candidates until February, until the start of the campaign period. So we can spend all we want to spend on these candidates. Ang problema sa mga kandidato na selected by AWARE is that all these are government employees. So they are under another law. Those government employees, the vice president, the two senators, cannot accept contributions. That's why they have to go, these contributions have to go through volunteers, etc., to buy the campaign materials, etc. So let me state again the answer. Until the start of the campaign period, these candidates by law are not official candidates yet. That's the loophole in the law, and that was decided by Justice Carpio in the Piñera decision in 2009. Sinabi na ni Justice Carpio, there is a loophole in the law. And since 2009 up to 2022, wala pang ginawa ang legislature because they are for it. They can spend all they want to spend. That's how it is. May I add to that, Cheche? Yes, Nars. Yeah. During this period until February 8, 2022, all donations are considered as private donations. But starting February 8, if you want to donate to a candidate, you will have to sign, you have to give your name and TIN number and sign a sworn declaration which will be filed in the COMELEC. And the candidate has to report your donation. So this is a period where it's all private donations pa lang. Okay, so we have to make use of this period until February 2022. Okay. Ma'am Cheche, may tanong po si Ma'am Ging Deles. Yes. Ano ba yung ibang paraan na makakatulong kami bukod sa pagbibigay ng kontribusyon? Pangalawa pa pong tanong, saan po ba yung headquarters ng Let Women Lead? At magkakaroon daw po kayo ng regular Zoom meeting kasi gusto nilang sumali para po ma-monitor yung progress ng campaign. Magandang suggestion na magkaroon tayo ng regular Zoom meeting. Hindi pa namin napag-uusapan yan, pero
isulat natin yan as a suggestion. Maybe we can take it up in AWARE. Nasaan daw ang ating headquarters? We have a virtual office. We have a virtual office in Zeta 2 building in Legazpi Village, but it's a virtual office. So our headquarters will be on Zoom. Okay. Yung question ni Ding, Ging, tungkol sa ano pa maiko-contribute maliban sa donations. Baka pwedeng sagutin ni ano, Mariel o si Ching? Yeah, hi, Ging. Oo, salamat sa tanong mo, Ging. Yung tanong na yun, madalas tinatanong ng mga bata. Kasi syempre yung mga bata, wala naman silang extra na pera, di ba? Ang sagot doon, lahat sila naman may access to all kinds of social media platform. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. So may lumalabas naman na materials tungkol sa mga kandidato, especially like with VP Lenny. Yun ang pwedeng gawin ng mga iba. Basta i-forward lang i-forward lahat na makakatulong dito sa effort na ito to make known to the public kung ano yung mga katangian nito mga babae. Okay. Salamat, Mariel. Meron pa ba tayong idadagdag na iba na pwedeng makilahok maliban sa donations? Yes. People can donate in kind, Cheche. They can donate their services. For example, our dear Senator Leila De Lima is in jail and she cannot campaign. So we have to be her surrogates. We have to be her talking heads. We have to help increase her visibility. I know she has a headquarters already somewhere in Quezon City Circle. And those of us who live in Quezon City should help out there because I think she needs a lot of help. Okay. Merong mga classes for social media, di ba? Na nagtuturo kung paano maging social media warrior. Merong mga klaseng ganon na pwedeng salihan para if you're working from home, that is a way of helping out. Meron pa bang iba mga suggestions? Well, you know, the power of nine, the group of nine, they can, you know, it's not only campaign contributions. They can work in the barangays, put up little posters, handmade, etc. Every little thing counts. So do not think that you have to have printed posters and tarpaulins, etc. Basta meron kayong magagawa for the candidate, do it. Anything goes. Yes, yes. Okay, any other? Ito pa pong tanong. Oh, sige. Magkakaroon ba ng regional chapters ang Let Women Lead para meron sa Mindanao at saka sa Visayas kasi wala daw po silang mga means to be able to participate in the Zoom. Di mag-form kayo. Suwit naman. Ma'am, medyo mas maganda. I'm sorry if I can. I said, in other words, just form it and inform us that you're doing it and that will be a great help. You know, women can do so many things. You don't need, you know, somebody to tell you what to do. Just do what you want to do. Let's do it. Yeah, just do it. At kayang-kaya ng kababaihan yan. Maabilidad ng kababaihan. Yan nga ang sinasabi na naiiba ang pamunuan ng kababaihan. Laging naghahanap ng pamaraan kung paano makakabuti ang ating buhay. So, tama si Winnie. Just do it. Diba, sabi ni Prime Minister Margaret Thatcher, if you want something said, give it to a man. But if you want something done, give it to a woman. So, you know, yan. Kababaihan. We need to do this. Do it. Okay. It may hurt some of our present company, but at least we are making the facts known. Sige, meron pa bang mga ibang katanungan dyan? Meron ko pa idadagdag? We still have time for one more question. Sige, go, Ani. One more question. Sige. Okay. Meron po question. Meron daw po bang mechanism ang Let Women Lead or AWARE para daw po sa mga lokal na
na kandidato yung mga katangay-tanging mga kababaihan po, let's say sa mga probinsya o sa mga munisipyo, meron po bang mechanism ang Let Women Lead? Okay, paano ba natin sasagutin itong tanong na to? Alam nyo, bagong-bago itong inisyatibong ito. Wala pa, tatlong linggo pa. Yun di ba, Men. Sabi ni Nars, this time around, we are only going to concentrate on the national elections. Sabi nung, because, you know, we don't have the money. You know, we're starting 3 million lang, jinx. you know, we cannot give that to everybody. So yung mga nag-decide, sabi nila, national elections. But for December 2022, we are going to be involved in the local elections, in the barangay elections. Okay? Pero yung 3 million na yan talaga, yung pag-aambag ng 3 million, ay napakalaki na at nagpapasalamat talaga kami sa lahat ng nag-aambag. Dahil sa, you know, from as small as 50 pesos hanggang sa malalaking mga amounts, ay nakakagulat talaga, parang bang ginto na dumadami sa harapan ng mata mo araw-araw. So nagpapasalamat kami. Mel, meron ka idadagdag? Hindi, sasabihin ko nga na kahit sinabi ni Winnie, 3 million pa lang yung ating sa fondo. Ito ay as of yesterday, right? At saka sa araw-araw ay dumadagdag. At we are hoping that because of this launch, ay mas dadagsa ang mga kontribusyon sa atin. At tama nga, sasabihin ko sana din kanina na nag-uumpisa pa lamang tayo, kaya kinakailangan na yung pinakamahalaga sa eleksyon na ito ang ating tututukan, at yan nga ay ang pagtakbo ni VP Leni pagkapangulo at saka yung tutulong sa kanya sa Senado na si Senator Risa Ontiveros at si Senator Leila De Lima. But as sarabi natin noon na hindi dito nagtatapos, at itong ating movement na ito ay lumalaki at lumalalim bawat daan ng araw. Kaya parang hindi ito ang katapusan. Umpisa nga lang. Okay. Meron pa ba? Cheche, yes. Ang dami po kasing comments at suggestions sa chat box. So ito okay. Po ay iuponin namin, i-organize po namin para masagot ng Let Women Lead. Kasi ito naman po ay panghabang panahon. Di ba? Panghabang buhay ni Ma'am Winnie. Hindi niya ito bibitawan. Mas matagal doon, man. Matanda na ako eh. Panghabang buhay ng aware. Panghabang buhay ng aware. Nene, maraming salamat sa iyong tulong. Talaga namang napakalaki ng naiambag mo dito sa ating launch ng ating movement, kilusa na Let Women Lead. Pero naubusan na po tayo ng panahon. Nais ko lang pasalamatan ang lahat ng laki-lahok sa amin ngayong hapon. At sa pagtatapos ng ating programa ngayong hapon, pakinggan natin ang isang awitin na napapanahon mula kay Luis Ocampo sa titik ni Joey Ayala. Pinapasalamatan din namin si Moy Ortiz na nagbigay ng pahintulot na gamitin ang awit na ito. Pakinggan po natin. Panahon na ng pagpili, panahon na ng halalan. Madami namang kandidato, madaming mukha at pangalan. Sino kaya ang bagay sa ating bansa? Hindi lamang porma at salita. Sino o sino kaya? At sana kahit na sinong manalo, pagkatapos ng bilangan, sana naman ang panalo ay taong bayan. Sino kaya ang mananalo at magiging totoo sa pagnanais ng tao umulat sa madaling panahon? Sino man siya, pag-asa kaya ang dala?
Sana naman sana siya'y tumira tapat sa bansa. At sana kahit na sinong manalo, pagkatapos ng bilangan, sana naman ang panalo ay taong bayan. La 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 la. At sana kahit na sino manalo, pagkatapos ng bilangan, sana naman ang panalo ay taong bayan. 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 Sana naman ang mga adhikain na ito ay mabuhay, di lamang sa ating puso, kundi magkatotoo rin sa darating na eleksyon. Sana naman, taong bayan ang manalo. Dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Sana po ay sama-sama tayong mamuhunan para sa isang magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagbuo ng inyong sariling power of life, mamuhunan tayo para sa tamang pamunuan. Muli, maraming salamat sa sinerhiya at sa inyong lahat sa pagdalo sa paglunsad ng kilusang Let Women Lead. Magandang hapon po sa inyong lahat. Picture mo na tayo. Oo nga, meron kami request. Pakibukas nga ang inyong mga video para makita namin ang magaganda niyong mukha. At meron naman tayong class picture dito sa ating paglunsad ng kilusang Let Women Lead. Okay? Sino bang kukuha ng picture natin? Mag-post na tayo. Okay, Tindo, pakisabi mo lang. Ayan po, makikita nyo po yung sa screen ang inyo. Pag nakita nyo na yung picture nyo, mag-smile na po kayo. Smile, okay. Panahon na ng pagpili, panahon na ng halalan. Madami namang kandidato, madaming mukha at pangalan. Sino kaya ang bagay sa ating bansa? Hindi lamang porma at salita. Sino o sino kaya? At sana kahit na sinong manalo, pagkatapos ng bilangan, sana naman ang panalo ay taong bayan. Sino kaya ang mananalo at magiging totoo sa pagnanais ng tao umulat sa madaling panahon? Sino man siya, sino pag-asa kaya ang dala? Sana naman sana siya'y tumira tapat sa bansa. At sana kahit na sinong manalo, pagkatapos ng bilangan, sana naman ang panalo ay la 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 la
Bilangan, sana naman ang panahon.